Ang manugang kong kulinaryo. Kabanata 22. Ang malamig na mukha ni Andrew, mabagsik na tono, seryosong ugali, nagpapakita ng matalim na layuning pumatay sa buong katawan niya. Nagulat si Honeycan at likas na umatras ng kalahating hakbang. Ito. Mas malakas ang momentum ng batang ito kaysa kay Brother Go. Bukod dito, ang momentum na ito ay hindi maliit, ito ay nakakaawa at humihingal. Sino siya? Mabilis na huminahon, ang mga mata ni Honey ay nanlamig, at ang gilid ng kanyang bibig ay humisi. Sister Chan, itong maliit na puting mukha na dala mo ay talagang hindi mayabang, hindi ba niya alam na ito ang teritoryo ni Brother Go? Humisi si Lilibet Chan ng walang galang. Mr. Go. Ano, gusto ni Master Cheng na umalis sa Joy Club, isang pangungusap lang. Kahit na alam mo, Mr. Go, ang pagkakakilanlan ni Master Cheng, kailangan niyang lumuhod at yumuko at humingi ng tawad kay Master Cheng. Honeycan, binabalaan kita, huwag kang magkamali, dalhin mo kami roon ng mabilis kung hindi, hindi kami maliligtas ng hari ng langit. Nawala rin ang galit ni Sister Chan dahil halatang halata niyang naramdaman ang lamig sa katawan ni Andrew Cheng na lalong tumitindi. Si Lilibet Chan, na noon pa man ay tagahanga ng maharlikang kapatid na babae, ngayon ay galit na pumunta sa kabinet ng alak sa harap na mesa, kumuha ng bote ng alak, at hinampas ito sa ulo ng isang nakababatang kapatid na lalaki na nanonood ng eksena. Agad na tumalsik ang dugo kung saan-saan. Nakayuko ang maliit na kapatid sa lupa at humagulgol habang natatakpan ng dugo ang kanyang ulo. Lilibet Chan, napakalayo mo. Ang apelido sa lugar na ito ay Gungunit Hindili. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Honey at namula siya. Tanungin muli kung aling kahon, hinawakan ni Lilibet ang bote at itinuro si Honey, ang tinusok na bibig ng bote ay direktang nakatutok sa puting mukha ni Honeycan. Natakot nito si Honey. Hindi pa niya nakita si Sister Chan na galit tulad ngayon. Ito ang teritoryo ni Brother Go. Ginagawa ba niya ito para magdulot ng gulo sa pagitan ni na Mr. Lee at Mr. Go? Ate Honey. Biglang nagtipo ng mahigit isang dosenang gangster na nanood sa eksena at inimpake sina Lilibet at Andrew sa loob. Matalas ang lahat ng mata at gusto nilang paghiwalayin agad sina Lilibet at Andrew. Ang sitwasyon ay nalalapit at ang temperatura ay bumababa. Gayunpaman si Andrew na napapaligiran ng higit sa isang dosenang gangster ay mukhang walang pakialam, walang takot sa kanyang mukha at nag-aapoy na galit ang bumalot sa malalim na mga mata niya. Si Lilibet ay sumunod kay Mr. Lee sa loob ng 8 taon. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kalaking eksena. Siya ay napakalmado at sinabi, "Bakit, napakaraming tao ang maaaring mangapi sa akin, Lilibet, hindi ba namin kayo matatalo lahat?" "Oh, nakalimutan mong lahat." Mga salita ni Tycho. Nang marinig ito ni Honey, ang kanyang mukha ay nagulat, ang kanyang mukha ay puno ng galit at sa parehong oras siya ay mas natakot. "Bakit?" Matapos mamuno si minsan niyang sinabi na kung sino ang gumalaw sa kanya ay mahihirapan siya. Kahit sino ka man, masisira ang pamilya mo. Sobrang dominante, sobrang bisyo. Sa makatuwid, si Honeycan at ang mga gangster na ito ay nag-alinlangan, ang kanilang mga mata ay komplikado. Sino si Ollie Ivor? Ang underground emperor ng Xiangjiang City, bagamat pinananatiling mababa ang profile niya sa mga nakaraang taon at nagsimulang bumuo ng industriya ng sikat ng araw, alam ng lahat na siya ay isang tigre na kumakain ng tao. Napagtanto ni Honey na hindi siya susuko ngayon, lumubog ang kanyang mga mata, ikinaway niya ang kanyang kamay, at pinaalis ang kanyang mga nakababatang kapatid. "Lilibet, gusto mo ba talagang pumasok? Sasabihin ko sa iyo ang mga pangit na salita sa harap mo. Hindi mo ma-provoke ang mga tao sa loob. Kahit na dumating si Brother Lee, kailangan mong timbangin, sana hindi mo ito pagsisihan." Humisi si Honey. "Tuldok." Bahagyang kumunot ang noo ni Lilibet nang makitang ganito si Honey, tila napakahirap. Sino ang nagpahalaga sa Joy Club? Mayroon bang sino man sa lungsod ng Xiangjiang na hindi ma-provoke ni Brother Go? Kung hindi mula sa Xiangjiang City, maaari ba itong mula sa ibang lugar? Kung galing sa ibang bansa, napakahirap sabihin. Gayunpaman, sumulyap si Lilibet sa kanyang ulo at nakita si Andrew sa tabi niya, at ang pagdududa sa kanyang puso ay ganap na nawala. Kung totoo ang mga salita ni Brother Lee noong araw na iyon, dapat napigilan ni Master Cheng ang kanyang sarili. Sa puntong ito, malungkot na sinabi ni Lilibet, "Huwag magsalita ng walang kaparerekon, mamuno ng mabilis." Malamig nang umiti si Honey, nang walang pag-aalinlangan, tumalikod at pinilipet ang kanyang balakang. Sumunod naman si Andrew.
Matapos pigilan si Lilibeth, inilabas niya ang kanyang cellphone at nagpadala ng text message kay Oliver Lee nang hindi nagpakita ng anumang bakas. Hindi nagtagal, nakarating sila sa pinakamalaking box door sa clubhouse. Ang gintong pinto, ang ulo ng dragon at ang buntot ng phoenix ay napakaganda na nagbibigay sa mga tao ng matinding karangyon. Kung saan may puso pa si Andrew na makita ito, si Marian lang ang nasa puso niya, huwag mong hayaang may mangyari sa iyo. Itinaas niya ang kanyang paa at sinara ang pinto. Pagsabog. Sinipa ang pinto. Saglit na natigilan si Honey, ngunit hindi niya inasahan na ang munting puting mukha na ito ay napakabagsik, hindi propesyonal. Sa isang sandali, dapat itong itama ni Brother Go ng maayos. Sa loob ng kahon, tinakpe ng malakas na musika ang tunog ng pagbukas ng pinto at ang mga taong kumukurap-kurap na may mga makukulay na ilaw ay hindi malinaw na makakita. Ang mga kalalakihan at kababaihan ng Joy Club ay umiinom, naglalaro at naglalaro sa loob. Ang ilan sa kanila ay nag-broadcast pa ng live ng labanan na hindi magandang tingnan. Nakalock. Pinindot ni Andrew ang lampara sa dingding at biglang, ang buong kahon ay naging maliwanag na puti na may lahat ng uri ng pangit na ekspresyon. Nagsisigawan din ang lalaki at babae, at sa gulat, sinimulan nilang pulutin ang mga damit sa lupa upang takpan ang kanilang mga katawan. Nang makita ni Andrew ang eksenang ito, ang kanyang buong ulo ay natigilan, at mabilis niyang iniskan ang mga manunood, hinahanap ang figure ni Marian. Nasaan si Marian Young? Nasaan siya? Sa sandaling ito, isang di pagkakasundo na boses ang tumunog sa loob ng kahon, Lilibeth, hindi ito teritoryo ni Mr. Lee. Ikaw bulok na asong babae ay pumunta dito upang gumawa ng gulo sa isang maliit na puting mukha, hindi mo ba ibibigay sa akin ang mukha ni Mr. Go? Ang lalaking nakaupo sa sofa sa ibaba ng hagdan ay may Chinese character na mukha, triangular na kilay, balbas, at malamig na ekspresyon sa mukha. Siya si Mr. Go, ang boss ng Joy Club. Isa rin siya sa nangungunang limang kapangyarihan sa ilalim ng lupa sa Shangjiang City. Ang kanyang madilim na mga mata ay nakatitig lamang kay Lilibeth, hindi pinapansin ang presensya ni Andrew. Si Lilibeth talaga ang pinagkakatiwalaan ni Mr. Lee, ang babaeng ito ay isang sexy na kagandahan. Si Mr. Go ay naging interesado kay Lilibeth sa loob ng mahabang panahon, habang siya ay isang lalaki, mas gusto niyang masakop ang isang babaeng tulad nito. Ang buong kahon ay nahahati sa dalawang lugar at mayroong isang lugar na hinirongen ng isang beaded na kurtina sa itaas ng hagdan sa likod at ang ilang mga figure ay maaaring malabong makita. Hindi ito ang kahon kung nasaan si Marian Young noon. Dahil alam na isang kilalang panauhin ang darating sa club, dumating si Mr. Go at pinalitan ang kahon ng Pangulo. Malamig na sinabi ni Lilibeth, Mr. Go, may hinahanap kaming isang tao, sana ay magkusa kang ilabas ito. Sa oras na iyon, biglang. Isang matinis na sigaw ang umalangaw-ngaw mula sa likod ng bidad na kortina, tila walang magawa, hindi, umalis ka na. Marian. Agad na galit si Andrew, at sinundan ng boses at tumingin sa likod. Sa likod ng umuugong na bidad na kortina, dalawang lalaki ang humila sa isang babae, at patuloy na pinupunit ang kanyang damit. Grass mud horse, pigilan mo ako. Ang mga dragon ay may baligtad na kaliskis, at papatayin ka nila kapag hinawakan mo sila. Sa isang iglap, namula ang mga mata ni Andrew, at umungal, kumuha siya ng dalawang bote ng alak sa kanyang kamay, at sumugod. Hindi nag-react si Mr. Go, at nakakita ng isang figure na dumaan na parang bugzo ng hangin. How dare he do it? Siya si Mr. Go, at lahat ng nasa kalye ay kailangang sumigaw kay Kuya Go nang makilala niya siya. How dare this little white face dare to do it in front of him? Huwag mo nang hintayin na mag-react siya. Balik bang bang. Dalawang simple at magaspang na boses. Ang alak sa kamay ni Andrew ay pumutok at pumutok ayon sa ulo ng dalawang kalbong lalaki. Sa isang iglap, nabasag ang bote ng alak at ang red wine na may halong dugo ay damaloy kung saan-saan. Ano? Dalawang hiyawan ang umalangaw-ngaw sa kahon. Si Marvin Huang at Mr. Emin ay bumagsak sa lupa na nakatikip ang kanilang mga ulo, umaagos ang dugo mula sa kanilang mga daliri na lubhang nakakatakot. Lumapit si Andrew, hinayla ang jacket sa sofa, ibinalot ito kay Marian na punit-punit ang damit na panloob, niyakap siya ng mahigpit, at inaliw, ayos lang Marian, nandito ako. Si Marian ay labis na nataranta, patuloy na nagpupumiglas sa mga bisig ni Andrew, patuloy na sumisigaw, tumutulo ang mga luha, at nataman niya ang kamay ni Andrew. Nakatutuya. Inawakan ito ni Andrew, niyakap ng mahigpit si Marian, ang galit sa kanyang puso ay gustong sunugin ang kalangitan. Awuho!
Umiikbi si Marian at matagal siyang nakabawi. Itinaas niya ang kanyang ulo tumingin kay Andrew na may luha sa kanyang mga mata at bumulong, Andrew. Si Marian ay nahimite sa pamamagitan lamang ng pagtawag sa kanyang pangalan. Tumakbo din si Lilibeth sa oras na ito, sinulyapan siya, at nag-aalalang sinabi, Master Cheng, lumabas muna tayo at dalhin si Miss Young sa ospital. Tumango si Andrew, tumayo, niyakap si Prinsesa Marian Young, at tumalikod para umalis. At sa sandaling ito, huminto si Mr. Go at umungal sa malalim na boses, umalis ka. Lilibeth Chan, ano sa palagay mo ang lugar na ito? Utukan ang aking pinarangalan na panauhin at umalis kapag sinabi mong umalis ka. Nanliit ang mga pupil ni Andrew, nanlamig ang kanyang mga mata. Bago siya makapagsalita, same time at malamig na sinabi ni Lilibeth, Mr. Go, huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo, baka may lakas kang loob na gawin sa akin. Hindi ka ba natatakot na gawin ito ni Kuya Lee? Problema mo. Nasusuka ang mukha ni Mr. Go, talagang wala siyang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano kay Lilibeth, dahil siya ay tao ni Oliver Lee, at kung may ginawa ka sa kanya, sasampalin mo si Mr. Lee sa mukha. Napakaseryosong kahihinatnin. Gayunpaman, ang kanyang natatanging panauhin ay tinamaan sa ulo sa ilalim ng kanyang ilong. Kung ang bagay na ito ay kumalat, hindi na niya kailangang tumambay sa Xiangjiang City. Shit, walang gustong pumunta ngayon. Si Eman, na ang ulo ay nadurodge kanina, ay tatayo na umiindayog na may dugo sa kanyang mukha at umuungal ng mahina. Mr. Go, kulihin mo siya para sa akin, papatayin ko siya. Agad na tumakbo si Mr. Go at nagpaalala, Master Eman, mga tao sila ni Oliver Lee. Galit na galit si Eman at pinagalitan, Oliver Lee. Anong klaseng tao siya? Bumagsak lang ang boses. Kabigla-bigla. Pagsabog. Muling sinipa ang pinto ng kahon. Biglang sumugod ang mahigit isang dosenang thug na nakasuot ng itim na suit. Biglang napuno ng tao ang box. Nanigas ang mga mata ni Brother Go, tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo at tumitig siya sa pinto ng kahon. Isang matangkad at tuwid na figure at nakasuot ng mamahaling puting suit at puting leather na sapatos na may puting sombrero at tabako sa kanyang bibig ang pumasok sa kahon sa ilalim ng tingin ng lahat. Ang sinumang maglakas loob na hawakan si Master Cheng ay hindi makakasundo sa akin, Oliver Lee. Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 23. Oliver Lee. Xiangjiang City Underground Emperor. Isang karakter na may isang kamay lamang sa langit. Kung noon pa man ay napakayabang ni Brother Go, nang makita niyang pumasok si Oliver Lee sa kahon, tumayo siya roon na parang isang maliit na kapatid na may malungkot na mukha. Brother Lee, ano ang ibig mong sabihin sa pagdadala ng napakaraming tao sa aking lugar? Malungkot ang mukha ni Mr. Go at palihim niyang kinagat ang kanyang mga ngipin na karamdam ng labis na pagkadismaya sa kanyang puso. Kaya ba niyang makipaglaro ng husto kay Mr. Lee? Siyempre hindi. Nang makitang muli si Mr. Lee, ganap niyang binaliwala ang pag-iral ni Mr. Go at hindi man lang interesadong makita siya. Dahil dito hindi mapakali ang puso ni Mr. Go at masyado niyang minamaliit ang mga tao. Pagkatapos ng lahat, siya rin ang panganay na kapatid sa namungunang limang kapangyarihan sa ilalim ng lupa sa Xiangjiang City. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay sapat na upang mabigla ang mga tao sa buong kahon. Kahit si Lilibeth ay maaaring alam na ang pagkakakilanlan ni Andrew, ngunit nakikita ang eksenang ito sa sandaling ito, nanginginig pa rin ang kanyang puso na parang bagyo. Diretso na naglakad si Oliver Lee kay Andrew, tinanggal ang sombrero ng lalaki, yumuko ang kanyang ulo ng magalang at mapagkumbaba, at sinabing, Master Cheng, pasensya na, nahuli ako. Siya si Young Master Cheng. Siyempre si Master mismo. Kalmado ang mukha ni Andrew, ngunit bahagya siyang tumango at sinabing, alam mo na ang gagawin. Siyempre. Umayos si Mr. Lee at tumingin kay Mr. Go ng may malungkot na mga mata. Paano si Mr. Go? Sa sandaling ito, natulala na siya at hindi niya maiisip na ang isang underground emperor ng Xiangjiang City ay magkakaroon ng ganoong malaking paggalang sa maliit na puting mukha. Anong nangyayari dito? Hindi rin tanga si Mr. Go, nahulaan niya kaagad na may kakaibang pagkakakilanlan ang binatang ito. Sa sandaling ito, tumingin si Mr. Lee kay Mr. Go na may malamig na mukha. Nakalock. Sa isang malakas na sampal, sinampal niya ng malakas ang mukha ni Mr. Go. Hindi makapaniwalang tumingin si Mr. Go kay Mr. Lee, ang kanyang mga mata ay mabangis, at galit na sinabi, Mr. Lee, pinipilit mo ba kung gumawa ng isang bagay sa iyo? Walang hiyawan, lupit lang. Gawin.
Dalawang beses na tumikim si Mr. Lee at nang bumangon siya, hinampes niya muli ang kanyang dibdib at ang puting katad na bota sa ilalim ng kanyang mga paa ay tumama sa mukha ni Mr. Go. Ikaw lang, Mr. Go, ang maglakas loob na makipaglaban kay Lao Xin. Gaya ng inaasahan ng Underground Emperor ng Xiangjiang City, siya ay nangingibabaw at malamig na kumilos. Hindi niya pinansin ang tinatawag na Mr. Go at tinuruan siya tulad ng pagtuturo sa sarili niyang nakababatang kapatid. Tumingin si Oliver Lee kay Mr. Go at pagkatapos ay malamig na sinabi, ngayon, ang sinumang makasakit kay Master Cheng ay nasa listahan ng kamatayan at walang sinuman sa kanila ang makakatakas. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang 12-12 ng mga nakababatang kapatid na lalaki na dala ni Mr. Lee ay ganap na idiniin ang lahat ng mga tauhan ni Mr. Go sa kahon sa lupa. Sigaw ng taas baba. Tamang oras. Isang malamig na tanong ang umalingaungaw sa likod ng beaded curtain. Tinakpin ni Emin ng tisyo ang duguan niyang ulo, galit na binuksan ang bed curtain, at umungol, ikaw si Mr. Oliver Lee. Ibig mong sabihin, gusto mong kumilos laban kay Lao Xin. Galit na galit si Emin sa oras na ito. Ako ay dumating upang makipaglaro sa mga babae ng mahusay, ngunit ako ay talagang tinanggal. Si Mr. Go ay bumagsak sa lupa sa oras na ito, at sinabing may malungkot na ngiti, Brother Lee, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo, si Pangulong Emin ay hindi isang taong maaari mong pukawin. Kahit na napakalakas mo sa Xiangjiang City, si Emin ay palaging nagmumula sa Han. Sa harap niya, nakababatang kapatid din siya. Mr. Emin. Galing kay Han. Bahagyang sumimangot si Mr. Lee, umangat ang kanyang mga paa, at sinulyapan niya ang lalaking nakatayo sa hagdan. Nang makita ang hinala ni Mr. Lee, agad na bumangon si Mr. Go mula sa lupa, tumakbo sa gilid ni Emin, agad na itinuwid ang kanyang baywang, kinaila ang kanyang Amerikana, at sinabing, Brother Lee, ito ang presidente ni Emin, si Rolly Han. Ang namamahala sa sangay ng Ren Hospital sa Xiangjiang ay pamangkin din ni Professor Gerald D. Ang huling pangungusap, sinabi ni Mr. Go ng napakalakas sa takot na hindi malaman ng iba. Bookworm. Nanliit ang mga mata ni Oliver Lee, bumagsak ang kanyang mga mata kay Emin Xu, at ang kanyang kayabangan ay biglang lumiit. Siya ay talagang pamangkin ni Professor D. Tila nakita ang kahihiyan ni Mr. Lee, bahagyang kumunot ang noo ni Andrew at malamig na nagtanong, mahirap. Tumapit si Mr. Lee kay Andrew at magalang na sinabi, Master Cheng, natatakot ako na hindi natin magagalaw itong si Emma Xu. Hindi talaga siya magagalaw. Lalo na dahil ang kanyang tiyuhin, si Dr. Gerald D., ay isang internationally renowned medical dean at kahit na may titulong Huatuohan o ang dakilang manggagamot sa China. Marami sa mga pasyente na ginagamot ni Professor D. ay malalaking tao sa loob at labas ng bansa. At ang mga dakilang figure na ito ay maaaring yugigin ang pagkakaroon ng ekonomiya ng isang lugar sa pamamagitan ng kaunting galaw ng dila. Sa kanila, maraming malalaking baka sa lokal at dayuhang pampolitikang bilog. Tulad ng Zhanghai Province, ang kabisera ng probinsya, lahat sila ay mga pasyente ni Professor Gerald D. Ang enerhiya ay napakalaking at walang sino man ang nang-ahas na pukawin ito. Siyempre, higit na iginagalang ng lahat ang pinunong medikal na ito. Kung sino man ang nagudyok sa Panginoon na ito, ito ay sapat na upang magdulot ng 7 magnitude na lindol. Pagkatapos ng ilang paliwanag, bahagyang natatakpan ng malamig na pawis ang noo ni Mr. Lee. Tumingin siya kina Mr. Go at Mr. Xu na nakatitig sa kanya sa hagdan na may halong ekspresyon at medyo nalilito sa kanyang puso. Gayunpaman, salungat sa inaasahan ng lahat, si Andrew sa karamihan ng tao ay hindi sinasadyang magpanik, tumingin lamang kay Mr. Xu ng malamig at sinabing, walang sino man sa mundong ito na hindi ko magagalaw. Nagulat si Mr. Lee at nagniningning ang kanyang mga mata. Gayunpaman, si Mr. Xu ay natawa sa galit at sinabing may pagtatampo na mukha, okay, mayabang ka. Hindi na ako naniniwala. May mga tao sa maliit na lungsod ng Xiangjiang na ito na ako, si Emin Xu, ay walang magawa. Mr. Go, gusto ko siyang baldado ngayon. Isa pa, ang dalawang babae ay hinuberen para sa akin at ibibigay ko sila sa harap niya. Napakatalom ng mga mata ni Mr. Xu at hindi man lang siya tumingin sa mga mata ni Andrew. Ang aking tiyuhin ay si Professor Gerald D. Tinadyakan niya ang kanyang mga paa at manginig ang buong Zhanghai Province. Maliit na puting mukha, maglakas loob na sabihin ang isang malaking bagay, hindi ito buhay at kamatayan. Dito, ngumiti si Mr. Go at umungol sa walkie-talkie sa kanyang kamay, lahat para kay Lao Xin na pumasok at gumawa ng isang bagay. Sistema.
Sa isang iglap 12-12 ng lalaking may tatong bumalik sa pinto ng kahon at biglang nabara ang tubig sa kahon. Patayin silang lahat. Kumaway at umungal si Mr. Go, ang masamang ngiti sa kanyang mga mata ay lalong nag-aapoy. Nagulat si Mr. Lee, nagdala siya ng higit sa 12 tao, itinuro si Mr. Go at umungol, "Mr. Go, ipinapayo ko sa iyo na huwag magkamali, si Master Cheng ay tiyak na hindi isang taong maaari mong pukawin. May mga tao pa dito na hindi ako magagalaw." Sumigaw si Mr. Shu sa hagdan na pula, may dugo sa mukha, nakakatakot, "Do it to me, turn it off, Mr. Cheng." Alam ni Oliver Lee na nasa panganib ang sitwasyon, tumingin siya sa mga kriminal na kumakaway ng mga metal na baseball bat at sumugod kay Andrew, at direktang nakipag-away sa kanila. Siya ay karapat dapat na maging isang underground emperor, at papatumbahin niya ang 3 o 4 na kriminal sa 3 o 2 hit. Doon, nanlamig ang mga mata ni Mr. Go, kumibat ang gilid ng kanyang mga mata, at dinala niya ang 7 o 8 kapatid na lalaki sa paligid niya. Gaano man kabangga si Mr. Lee, ang kanyang kamao ay hindi maihahambing sa kanyang 4 na kamay, at malapit na siyang matamba. Tinapakan ni Mr. Go ang likod ni Mr. Lee at tumawa ng malakas, "Brother Lee, hindi ko inaasahan na gagawin mo ito ngayon. Mula ngayon ako, si Mr. Go, ang may huling say sa lungsod ng Xiangjiang." Kinagat ni Mr. Lee ang kanyang mga ngipin, tinitigan si Mr. Go, at sinabing, "Mr. Go, maaari mo akong ilipat, ngunit hindi mo dapat ilipat si Master Cheng, kung hindi, pagsisihan mo ito." "Brass, you are threatening me," biglang natapakan ito ni Mr. Go, matalim ang mga mata. Nang napakalamig sa kahon, sinakop ng hukbo niya galit si Mr. Go, tinuro si Andrew at umungal, "Mr. Lee, ibigay mo sa akin ang batang ito at hayaan mo siyang lumuhod at kausapin si Lao Xin." Pagkatapos noon, napaka-reckless niyang umupo sa sofa, punong-puno ng mapaglaro ang mga mata, naninigarilyo, at may lumapit para pansamantalang magbenda ng ulo. Hawak ang isang metal na baseball bat sa kanyang kamay, lumakad si Mr. Go nang may pang-iinis. "Mr. Go, tigilan mo si Master Cheng, hindi ka sa lupa at umungal. Kung may mangyari sa young master dito, siya na si Mr. Lee ay maaaring magpakamatay at humingi ng tawad." Umiti lang ng masama si Mr. Go, kumuha ng baseball bat at hinampas ito sa tuhod ni Andrew, na matangkad at tuwid na nakatayo. Bigla, nagring ang isang discordant cellphone, dahilan para mag-alinlangan ang lahat. Sinulyapan ni Mr. M.N. Shu, na napaka-supportive at malamig na sinabi, "Hayaan mo siyang kunin." Sumimangot si Andrew, sinulyapan ang tawag sa telepono, isang hindi kilalang numero, at pagkatapos ay kinuha niya ito na parang walang ibang tao sa paligid, "Hello ho. Kumusta, Master Cheng? Ako si Dr. Gerald D. Nakarating na ako sa Xiangjiang City kasama ang medical team. Hindi ko alam kung maginhawa iyon para sa iyo. Magkikita ba tayo ngayon?" Sa kabilang dulo ng telepono, si Dr. Gerald D. ay puno ng paggalang at pagpapakumbaba. Abangan ang susunod na kabanata.